Para po sigurado, tinignan na po natin yung ratings. Ito po, sila po ay naglalaban sa 115 sa super flyweight division, no? Ito po ang mga si Juan Francisco Estrada po ang champion ng Ring Magazine. Si Srisakit Songrung Bisay, ito pong panonoodin natin, ang number 2. Hindi po siya champion pero siya po yung mandatory ng laban bukas. Kung sino po mananalo sa kanila ay lalabanan ni Srisakit Songrung Bisay, no? At si Roman Gonzalez, ang WBA champion, ay ang rank number 2. Ito naman po, ang rank number 3 ay ang WBO champion, si Kasuto Ioka. At syempre, ang ating kababayang si Jerwin Angkahas, ang number 4 rank dito po sa Ring Magazine, na siya naman po champion ng IBF. Yan po ang, kaya po napaka-importante rin po nito si Rung Bisay sa 115. Okay? So, okay na ba? Naririnig nyo ba ako, mga kapatid? Meron ba akong boses? Pakiano nyo lang, mga kapatid. Sabi lang po kayo kung may boses ako o wala. At nang hindi po ako salita dito. Meron ba? Mag-message lang po kayo. Okay na raw. Shoutout muna tayo. Denyem, Alan Ergina. Ala Roel Landrito. Alan Ergina, no curfew. Okay. Hinihintay na lang po natin ang paglabas ng mga dalawang boksingero na to. Pareho pong Thailander. Ito po ay ginaganap sa Thailand. Kailan po kaya mangyayari sa atin, no? Na yung mga pa-boxing sa Pilipinas ay mapanood sa buong mundo katulad po nito. Ito po ay sa Thailand po to. Lahat po ng mga nanonood dito ay Thailander lang. Subalit pinanonood po ngayon sa buong mundo. Ito po ang laban ni Soyrum Bisay versus Sitmor Seng. Okay. Nakasalukuyan po ay naglaho. Kaya nga po tayo nagbayad dito sa The Zone para tuloy-tuloy. Bukas po! Bukas! Ayos na raw, sabi ni Danny Resus, sabi ni Rex Espinosa, okay naman. Sabi naman ni Victorio Lorida, mayroon boss. Bukas po, sama-sama po ulit tayo dahil ihatid naman natin bukas. Ay wala pong iba kundi ang kampyonato, no? Ito po yung para po sa Ring Magazine Championship, at para din po sa WBC at WBA. Yan. So, ano po yan, no? Para sa Unified Championship, WBC at Ring Magazine Champion po si Juan Estrada. Juan Francisco El Gato Estrada at saka si Roman Gonzalez naman po ang WBA champion natin. Okay, bukas po, ihatid po natin yan. Good day, Boss Bud. Okay po, audio at video. Danny Resus. Edward Caliso, good po yung mga kapindutan at mga angas ng vlogger, mga vlogger. Badong Aratlis po. Victoria Lorida, shoutout sa Tagabili. Tagbibi Hindang Leyte na nanunood ngayon. Roel Landrito, loud and clear. Okay na po tayo. Handang-handa na tayo. Ang isa na lang po ang hindi pa handa. Ito po ang tail of the tape. 34 years old si Rung Bisay. At 38 na po itong kalaban niya. Medyo ano na po ito. Panutsa na po. Yun lang po ang nakita natin. Ito na po. Round number 1 na. Kaya kapit po mga kapatid. Eto na. Ba? Mugang bagong ahit po to. Pumuti po to si Rung Bisay. Hindi ko po nakilala. Kala ko kung sino na tong lumalaban na to. Si Rung Bisay. Ang ganda ng patama na uppercut ni Rung Bisay na yun.
Round number one na po tayo. Mukhang ito po ay pagpapakitang gilas lang po to ni Rong Bisay. Ito po ang gustong-gustong makalaban ni Donnie Ahas Nietes, si Rong Bisay. Kaya lang, sinawing palad po siya na hindi po siya napagbigyan dahil natalo po si Rong Bisay kay Estrada. Kaya po nawala ang pagkakataon ni Danny Nietes na makalaban ng mga super champion, no? Ito po, parang nagpapapawis lang si Rong Bisay, nakapatama ng dalawang, isa sa mukha at isa sa tagliran ng kanyang kanan. Parang ano lang po to, sparring lang po, no? Hindi po tayo nakakakita ng magandang galaw dito kay Sweet. Very sweet po itong kalaban niya kasi po ito ay panutsa. Uy, tinamaan po sa panga. Si Panutsa, hindi po Panutsa talagang pangalan niya, Sit Morsing. Ayan po. Pero samantalang ito si Rong Bisay ay army cat ang kanyang gupit. Ito naman po si Sit Morsing, ang kanyang gupit ay Panutsa. Ayan po, pinupupog po ni Rong Bisay ng mga suntok po itong kanyang, naku, tatlong magkakasunod na suntok sa mukha ang binitiwan ni Rong Bisay. Umaalog po yung ulo nito, no? Parang balikpato. Wala po ako na, nakadama rin ng tatlong sunod-sunod itong kalaban ni Rong Bisay na si Panutsa. Naka-uppercut po doon. Parang hindi po iniindan ni Rong Bisay yung mga suntok nito ni Sit Morsing. Palitan po, napakaganda po ng palitan ng suntok dito. Wala pong ilagan. Ayan, nakakarami na po si Rong Bisay at nakakabawi po si Sit Morsing. Hindi po natin alam kung ano pong ginagawa ni Rong Bisay. Wala palang depensa tong tao na to. Basta palakasan po, napaigtad po doon si Sit Morsing. 44 seconds po lalabi sa round number 1. Nasa corner po si Sit Morsing. Ayan po, pinupupog po ni Rong Bisay ngayon. Pinaulan na malalakas na suntok. At sinabi po ni Sit Morsing na, teka, tumama yung aking panutsa sa noo mo. Medyo nakadalawa na naman doon si Rong Bisay. Hindi po iniinda ni Rong Bisay, no? Hindi niya po iniilagan man lang yung mga suntok nito ni Sit Morsing. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, kayang-kaya niya po ang suntok, hindi niya po iniinda. Hindi po umiilag, samantalang si Sit Morsing, pag tinatamaan ni Rong Bisay, medyo napapaatras po ng mga dalawang hakbang. Ayan, inaangal pa rin po ni Sit Morsing ang kanyang medyo, kasi po wala na pong wala na pong proteksyon sa bandang ulo niya. Yun nga, dahil siya ay medyo may pagka panutsa. Okay. Like-like po tayo at mukhang hindi tatagal to. Mukhang tinatanggap po lahat ni Sit Morsing yung mga malalakas na suntok ni Rong Bisay. Tandaan po natin ito si Rong Bisay. Ang tanging boksingero na nakatalo dito kay Roman Gonzales, Chocolatito Gonzales, at saka si Juan Francisco El Gato Estrada, no? Pareho niya po natalo yan, kaya lang po nabawian siya ni Estrada, samantalang ito si Roman Chocolatito Gonzales ay dalawang beses pong tinalo nitong ni Rong Bisay. Kaya po sikat po itong Thailand boxer na to, si Rong Bisay. Titignan po natin, sayang po, no? Ang ganda sana ng kalaban nito kung nakalaban niya si Donnie Ahas Nietes. Ito po yung matagal ng pinupunterya ni Donnie Ahas Nietes. At sana naman makalaban man lang to ni Jerwin Angkahas. Ito na po. Round 2. Ayan po, kasalukuyan pong nasa gitna ang dalawang boksingerong ito. Parang hindi po tatagal to si Sit Morsing. Kasi po hindi rin marunong umilag. Tinatanggap niya lang din lahat ng mga suntok nito ni Rong Bisay. Si Rong Bisay naman, hindi rin po umilag. Ang pakiwari ko ay kayang-kaya niya yung suntok. Ayun, nagpakawala na naman na 1-2 rung si... apat na sunod-sunod po ang pinakawalan ni Rong Bisay doon. Naku po, rapido! Ang pinakawalan ni Rong Bisay, hindi ko nabilang yun. Siguro kulang 10 po yun. Atras na naman to si Sit Morsing. Mas mabilis pa po sa boses ko to si Rong Bisay. Isa, palitan po, wala pong atrasan.
Ayun, nakadalawa na naman sa tagliran to si Rong Bisay. Suntok na naman magkabila po ang inabot nito ni Sid Morsing. Wala pong patid ang suntok ni Rong Bisay, kaya po hindi ko po mabilang. Bibilangin na lang po natin. Yun, sapul na naman sa pangato si Sid Morsing. Parang nilalakad lang po ni Rong Bisay ang mga suntok. Yun. Anim na magkakasunod na naman ang binitawan doon. Pito, walo, siyam, sampu. Nakabawi po na isa. 12, 13. Ang dami po palang sumuntok nito. Matras na po si Sid Morsing. Sunod-sunod po. Kung mga mula kanina, mga 40 na binibitawan ni... Ayan na po, pabagsak na po to si Sid Morsing. Sinalo po ang lahat ng suntok ni Rong Bisay. Doon po, kung wala po yung ring, taob na po to. Sunod-sunod po, mga 50 mahigit na po ang binibitawan sa round na to. At lahat po to ay power punches. Ha? Hindi po pala sumusuntok si Rong Bisay ng mga simple lang na suntok. Lahat po ng binibitawan ay mga panay malalakas. At mukhang siya lang ang napagod sa kanya sarili. 1 minute, kaya pa kaya ni Rong Bisay na pabagsakin ito ngayong round na to? 1 minute and 1 seconds. Ayan na po. Balikpato lang ng balikpato. Kawawa po yung ulo nito ni Panutsa. Durog-durog yun. Napasandal na naman siya sa lubid dun. Sunod-sunod po. Kulang-kulang 100 na po ang binibitawan na suntok nito ni Rong Bisay. Ang bilis po pala nito sumuntok. Ito po ang magandang, konti na lang iakit nito, pwede na siya. 34 years old. Talagang malupitan pala to. Ngayon ko lang po ito napanood si Rong Bisay. Sa totohanang buhay, yung totoong laban, pala yung mga, sa mga ano ko lang ito napapanood, sa highlights. Ang ganda po ng pinapakita ni Rong Bisay. Mahigit 100 po ang binitawan na suntok ngayong round lang na to. Grabe. Parang si Manny Pacquiao po nung bata-bata ang at dyan po nagtapos ang round number 2. Buhay pa po si Sid Morsing. Medyo may pagkapanutsa. Ang lupit. Kaya po masarap pa panoorin paminsan yung mga ano yung mga maliliit na boksingero natin no. Mustafa John Winchester. Oy, long time no look John Winchester. Antonio Tubio, Edgar Balili, Gabriel Benitez, Yahiko Pesadas, Lizer Orsolino. May arabuho ka kung diyan, talo pa si Panutsa. Antindi po ng laban eh. Talagang malupit pala tong si Rong Bisay na to, kaya pala sikat na sikat to. Kaya pala hindi nanalo si Roman Chocolatito Gonzales dito. Grabe po bumitaw, isang round mahigit 100 ang pinakawalang suntok. Samantalang to parang binubuhay na lang po ng ano. Masama na po ang tingin nito ni Panutsa. Mukhang hinihilot-hilot na lang po. Ayan, no? Antindi po ng mga pagpapakawala. Mukhang Pilipino pa po to. Tsaka very accurate po sumuntok to si Rong Bisay. At napakarami. Maganda talaga mapalaban sa Pinoy ito. No? Parang gusto nang umayaw nung kalaban niya, si Sid Morsing. Medyo may pagka panutsa. Very sweet. Sweet na sweet po itong kalaban ni Rong Bisay. Dahil, kahapon lang medyo, makinis yan eh. Mukhang drenowingan ng mga, Eto na po, round number 3. Out of 10 rounds. Dahil hindi naman po siguro championship to. Kaya 10 rounds lang. Nagpaulan kagad. Naku po, ang dami at malalakas na naman suntok yun. Nakasampu, 14 suntok, bilangin po natin 15, 16, 17. Lahat po ito tumatama. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 2 minutes, 18 seconds lang po. 30 na at ano na po ang nangyari. Ayan na po.
Last 2 minutes pa lang, 40 na po agad. Anak ng tinapay, napakabilis pong sumuntok nitong Rong Bisay na to. Yun. Eh siguro tatalunin siya ng mga Pinoy sa power punching. Marami po magpa... Ayan, nagpaulan na naman ng suntok. Kawawang kawawa po itong kalaban. Pero bumabawi po na suntok eh. Kaya hindi po inaawat na referee. Pinatatamaan niya naman to sa ano. Ayan. Punching bag po talaga. Talagang walang humpay ang suntukan. Hindi na po ako nagbilang at nahirapan po. Mas mabilis pa yung bilang ko. BI suntok ni Rong Bisay kaysa bilang ko eh. Tuloy-tuloy po mula kanina, no? Kaya lang siguro yun ang kakayanin ng Pinoy dito, yung power punching. O matatag lang talaga to si Sweet. Si Quantay Sitmorsing. Very sweet po kasi panutsa. Naku, natamaan po si Rong Bisay pero dahil kahit na po siya tinamaan, lalong nang gigil. Nagpaulan po ng 6 na sunod-sunod na malalakas na suntok. Power punch po lahat dahil tinamaan po siya na 1 beses na malakas. Naghiganti. Last 52 seconds ang nalalabi sa round number 3. Kaya na kaya ni Rong Bisay kunin to ngayon? Tumataob po talaga, nakakaawa rep. Baka pwede na nating awatin yan rep. 42 seconds at lumuhod na po ng tuluyan si Quantay Sitmorsing. Very sweet po ang tao na to at umiiling-iling, tumitingin sa corner niya. Parang ayaw niya na po yata. May tinuturo po sa kanyang mata. At referee na po yung gustong apiran. Antindi nitong nakikipag-apir na po sa referee. Lumuhod na po na first knockdown of the game. Eto po, pinuputakti pa rin po ni Rong Bisay ngayon. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito kabilis sumuntok na boxer. 100 patama per round. At hindi po inawat ng referee. Akala ko inawat na eh. Yung pala ay end of round number 3. So first knockdown po, napaluhod sa hirap. Napaluhod do sa hirap ang kanyang kalaban na si Sitmorsing. Very sweet dahil panutsa. Antindi po, no? Ngayon lang po ako. Akala ko si Manny Pacquiao na ang pinakamaraming magsumuntok sa loob ng isang round. Eh, mas marami po palang sumuntok itong Rong Bisay na to. Kaya pala to talagang super champion, no? Eto po sana, no? Ngayon, tigdalawang laban na po ni Rong Bisay dito kaya sa mga maglalaban po bukas, eh, pareho niya na po nakaharap yan ng tigdalawang beses, no? Ito pong si Roman Gonzalez Chocolatito ay parehong tinalo yan ni Rong Bisay. Ito naman po si Juan Francisco Estrada ay 1-1 po ang kanilang score. So kung sino po mananalo bukas, si Rong Bisay po ang kanilang makakaharap bilang mandatory. Yan po, no? So maganda po mga laban yan. Bukas po, iandog naman natin. Yun, no? Napaupo, pinakita po yung napaupo na po sa hirap. Alam po nyo yun, yung tumanggap ka ng 50 suntok sa isang round. Eh, mapapaupo ka na talaga sa hirap at ito na po, medyo nagsasara na po ang isang mata at tinatanong siya ng kanyang trainer kung susuko na ba at mukhang may sinabi na po ang trainer, no? Pinapakita na yung mata. Ayaw pong tumayo ngayon at yan na po, dyan na po nagtapos. Hindi na po nakatayo si Very Sweet Sitmorsing. At napakaganda po ng pagkakapanalo. Third round TKO. Third round TKO po. Talagang magana po at umiiling na po to si Sitmorsing. Grabe po ang parusang ginawa nito ni Rong Bisay. Ang lupit pala nitong panoorin. Kahit po one-sided po ang laban. Ito po yung sinasabi natin, no? For the first time po ay napanood natin to si Rong Bisay. Matagal na natin naririnig ang pangalan nito. Ngayon po ay hindi na po ako nagtataka kung bakit hindi po nanalo rito si tong si Roman Chocolatito Gonzalez na may laban po bukas. Juan Francisco Estrada. So ibig sabihin po niyan at the end of round number 3 ay umayaw na po
TKO po, panalo po si Sor Srisakit Sorung Bisay. Bukas po abangan natin kung sino naman ang kanyang makakalaban. Antindi pala nito, no? Hindi. Maraming salamat sa inyong panonood. Napakaganda pong laban. Magsuri na po tayo ngayon, no? So